Isang magandang araw mga kapambansang almusal. Ngayong umaga ay makakapanayam at makakasama natin ang isang dekalibreng manunulat at utak ng mga makasaysayang pelikula at nobela tulad ng Gapo, Bata, Paano Ka Ginawa at Dekada 70. At ngayon nga, narito sa aking gabi, ang 5-time Palangka Awardee at feminist writer, no other than Ms. Lualhati Bautista. Magandang araw, Ma'am Lualhati. Magandang umaga sa iyo, sa inyo lahat. Magpapasalamat po kami dahil pinangulakan niyo ang pagkakataong ito na makaharap namin kayo at ma-interview sa pagkakataong ito. Maraming salamat po. Salamat din sa iyo. Paano niyo ba na-discover na kayo ay may kakayanan sa pagsusulat? Alam mo kasi, maliit pa ako. Mahilig na talaga akong magbasa at magsulat. From the time na natuto akong sumulat at bumasa, nagdo-drawing na ako, tapos nalagyan ko ng balloon. Yung mga drawing ko, may salita yun. At yung mga sinusulat niyo pong mga ano, libro, mga nobela, base ba yun sa mga experience niyo o sa mga nakikita niyo sa ano, sa paligid? Halo-halo na yun, mayroong galing sa sarili kong karanasan, mayroon namang galing sa karanasan ng iba. Like, halimbawa, yung isang libro ko, yung Desaparecidos, karanasan yun ng marami na nahuli. Okay. Nahuli at pinahirapan sa loob ng mga detention center. Yun. At itong Dekada 70, ito, ano ito eh, kumbaga, ito yung panahon na nabuhay din kayo, di ba? Oo, panahon namin yan. Panahon namin yan kasi ang asawa ko naman ay aktivista. Ito talaga, sabi nga, parang salamin, kumbaga, ng tunay na nangyari ng mga panahon na yun. Oh. Hindi ba mahirap magsulat? Oo, sabi nila, ano yun, kumbaga talento na ipinagkaloob talaga sa particular na sa isang tao. O, naniniwala ba kayo na kahit sino pwede magsulat? Ang paniwala ko kasi, halimbawa, pagka nag-aral kang magsulat, matuturo lang sa'yo yung forma, kung paano, meron kang beginning, meron kang middle, may end. Pero yung puso, tingin ko sa'yo kailangan talaga manggaling. Why? Ano kayo? Ilan taong kayo nun? 16. Wala pa 16? O di ba ang bata-bata niyo pa? Before that, may iba pa akong kwento na nireject na ni Weiwei. Pero na-publish naman ng ibang magazine like Bulaklak, Kislap magazine, na-publish nila yan. Ano na yun, supportado kayo ng parents niyo sa ano niyo? Kumbaga yun ang hilig niyo, magsulat. Nung una ako makapag-publish ng short story, lahat yata ng liwayway na nakita ng tatay ko, binili niya. Wow, talaga? Oo, kasi meron ako advance copy eh. Kumbaga, bukas pa lalabas, ngayon binigyan ako. Opo. The next day, ang aga niyang gumising. Lahat ng makita niyang liwayway sa mga bangketa, binili niya. Pinamigay niya sa mga kaibigan niya. 1 week later, naghahanap pa siya. Oo, kasi meron pa siya hindi nabigyan. Eh kasi kayo naman, nasa linya niyo din talaga ang ano, ang pagsulat, pagkanta, kumbaga ang arts talaga nasa lahi. Oo, siyempre ang tatay mo naman, very proud. Ma'am, kayo ba, ano ang nagiging inspirasyon ninyo sa pag-sulat? Madalas tinatanong sa akin yan eh. Hanggang ngayon, hindi ko alam sagutin yan na sino ba inspirasyon ko? Wala. Meron ba inspirasyon? Hinihintay ko na yung inspirasyon ang lumapit sa akin. Hinihintay ko yung oras na na-inspire kang magsulat. Na-achieve nyo na ho ba ang mga pangarap ninyo at this point in time? Masasabi nyo na fulfilled na kayo? Meron bang ganun dapat? Meron kang, pagka fulfilled ka na, parang wala. Stop na? Oo. Definitely, meron ka pang ibang gustong gawin. Siguro later, malay mo, baka sa isang linggo, sa isang buwan, meron akong gustong gawin. Yung ba mga anak ninyo, ino-open din sila for, ano, for writing? O may sumusunod sa inyong yapa? Yung anak ko nasa Australia, dati yun, nagsusulat-sulat na yung mga tula. Pero may apo ako, 9 years old, na kapag nasama na ang kanyang, ang kanyang short story sa isang anthology. Okay. At English yun. Talo na niya ako. Passionista nga yung apo ko na yun. Talaga magaling mag-drawing. Magaling mag-drawing. Sa Australia sila. Yung isa sa mga sinulat ninyo, yung Five Girls in a Dad, na pinalabas natin sa NET25, yung Five Girls in a Dad na nag-run for how many months, ay kayo po ang igawa. Oh. Diba? Ano nasa likod ng storyang yun, ma'am? Paano nyo naisip yun? Five Girls in a Dad. Diba? Yun ay namatay yung nanay. Hindi mo malaman kung paano mo naisip? Basta naisip mo lang. Talagang gano'n kayo? Anything na pumasok yung sa isip ninyo? Yung part noon, ganyan, yung karanasan as taxi driver, anak ko yun. Oo, nga. Tama, nakita namin si Kuya kasi papasok may taxi siya. Yan pa.
manasaka yan. Ayaw niya mag-opisina. Mm-hmm. Ayaw niya nang may amo. Oo. Ito mga ano niya ito, GAPÔ. Ang tungkol ito sa mga ano buhay ng mga military sa ano sa GAPÔ. At yung bata-bata, paano ko ginawa? Ito din, isinapelikula talaga ng mga patok na patok at nagkaroon ng maraming awards, di ba po? At ang dekada 70. At ito po yung inyong latest. Yan ang latest. In Sisterhood. Mm-mm. Okay. Ano po ang all about sister? May pagka parang itong fiction and fiction eh. Okay. Parang bonding ng writer at character. Oh. Siguro bagong klase. Wala namang iba pang gumawa noon. Mm. Masasabi niyo pa na ito na yung greatest achievement ko sa pagkakataong ito. Hindi naman ako mahilig sa award kasi. Pero talaga namang kinikilala ko ang inyong mga gawa. Hindi naman ako umaattend ng mga awarding kasi pagka parang may pressure ba? Kailangan maganda suot mo, pupunta ka sa parlor. Kasi napakasimple po mga kapambansang almusal. Even ang inyong bahay, talagang gustong-gusto ko ang ambience ng inyong tahanan. Yun, hindi ako mahilig sa ganun. Kasi stressful eh. Pagka yung lalo na andun ka na, tapos antagal pa bago mo sa... Mahigit talaga kayo sa oras, hindi ba po? Mahigit talaga kayo sa oras. Gusto ko lang talaga on time. On time. Pag may kasi, sinabi talaga, stricto kayo. Mm-hmm. Pero may mga producer ganyan, hindi ko nauunahan. Anong mapapayo ninyo dun sa mga aspiring writers na pwedeng magsimula pa lang ngayon? Eventually, makita na natin na napakarami na rin naman kanilang mga likha. Katulad ninyo. Kayong mga kabataan na nag-uumpisa pa lang magsulat, pag-ingatan nyo ang inyong mga obra. Ipa-copyright yan. At pagka yung pipirma kayo ng mga contract, basahin nyo mabuti yung kontratang pinipirmahan nyo. Hindi po pwedeng pipirma kayo doon na sa kumukuha ng inyong obra ang karapatan sa lahat ng bagay tungkol sa inyong obra. Dapat kayo may karapatan doon kasi intellectual property nyo yun. Any message po na maibibigay nyo doon sa inyong mga taga-subaybay na hanggang ngayon tumatangkilik pa rin talaga sa inyong mga gawa? Maliban sa salamat sa mga pagbabasa niyo ng mga libro ko, pero basahin din niyo yung iba. Okay. Marami ring mahusay ng mga manunulat. Mm-hmm. Lalo na sa mga kabataan, marami. Both English and Filipino yan. Buti naman na ginagawa mo ang gusto mo! Eh ba't kami hindi pwede? Wala akong ginagawang masama! Akala mo lang wala! Pero meron! Kapag hindi ako masamang tao, hindi ako masamang ina. Hindi ako masamang ina. Mga kapambansang almusal, manatiling kayo nakatutok dahil magbabalik pa rin ang paborito ninyong morning show, Pambansang Almusal.